lumabas kami kanina kasi sinundo namin ang ating financial advisor. Green na green, tumerno pa sa akin. Pati ang ano, pati ang shoes, so ganda, green na green. Pera. Oo, dahil pera. Utak green. Good morning, Ninang Risa. Good morning sa inyong lahat. Good morning, Kuya. Good morning po sa ating mga kasambahay. Good morning sa lahat ng mga taga Cebu. Oo, kasi yung ano, bilug-bilugan. Yes, galing sa Cebu. Yan. O Ninang, ang ano ba, yung mga problema ba natin sa negosyo, sa trabaho? Talaga bang tayo ang... May problema. May problema. Lagi kasi madalas sinisisi natin yung mga tao sa paligid natin, di ba, pagka nagkaka-problema. Yun ang problema natin. Lagi tayong naninisi. Finding fault. Oo. So, hindi tayo dapat fault finder. Dapat problem solver tayo. Importanteng malaman natin kung ano yung mga problema natin, pero kailangan din alamin natin kung paano susolusyunan. Hindi yung pintas lang ng pintas. Tama. Criticize ng criticize na kung anong ginagawa sa gobyerno, kahit saan naman yan eh, di ba? Madalas dyan, ano, Ninang, di ba, nagreklamo, di ba, sa mga politiko, bakit ganun si ganito, si ganyan, hindi naman pala siya bumoto. Reklamo ka, hindi mo naman ginawa yung right mo to vote, di ba? Hindi mo naman nagawang ipapanalo yung kung sino man yung gusto mong ipapanalo. Tama, yun ang nakikita natin ngayon, Kong, di ba? Yung mga lahat na lang reklamo ng reklamo, lahat na lang nagsasabi ng ganito, ganyan, pero walang nag-o-offer ng solutions. Hindi ba? So, ang kagandahan, katulad dito sa UNTV, at least tayo, di ba? Lagi nating may konsulta mo, tapos tinitingnan natin yung bawat panic, tapos nagbibigay tayo ng solusyon, at sana yun din yung gayahin ng mga ibang taga-media, especially yung media, kasi lagi na lang, magbasa ka ng newspaper, kalhati nun, hindi tama eh. Sinesensationalize lagi. Teka, nalayo na yung topic natin. Ang topic natin ay sa trabaho at sa negosyo. Ano yung mga solusyon sa problema? Okay. Ang lagi kasing tinitingnan natin, ang normal lagi, ang pag may problema, ituturo yung tao. Tao ang problema. Okay, talaga namang lahat ng yan ang nagpapatakbo ay tao. Kaya ang nasisisi lagi ay ang tao. Pero merong isang paraan na dapat nating tingnan at isang solusyon sa problema. Ang pinakamagandang solusyon sa problema ay sistema. Kasi ang mga tao ay napapalitan. Pero kahit mapalitan mo yung tao, kung ang sistema ay pareho pa rin, bulok pa rin, and then hindi mawawala yung problema. Kasi ang tao ay sumusunod lamang sa sistema. So, ang sa akin ay kailangan nating tingnan kung paano aayusin yung sistema para maayos at sumunod yung tao. Okay, mga examples, no? Sa negosyo, for example, laging late ang empleyado mo. Eh, paano hindi magiging late? Eh, mabuti, merong mga tao na talagang kusa na gumigising ng maaga or talagang habit na pumasok ng maaga or habit na maging on time. May mga ibang tao na habit na maging late. So, kailangan i-train natin sila through, kung lagi kasing ginagawa, nakakasanayan, yun na ang nagiging habit eh. Pero ano ang magtuturo sa kanila para magkaroon ng ganong habit? Una-una, kailangan ng isang kumpanya, meron silang tamang timekeeping system. At kung meron silang bandy clock na sinusunod na mag-in and out sila, eh di syempre, kailangan pumasok sila na maaga. Pero hindi sapat na may sistema ka lang na ganon. Yung sistema kasi, eh kailangan meron din tayong mga guidelines. Meron tayong mga policy na nakapaloob doon. For example, sa timekeeping, sasabihin doon na may grace period ka na 5 minutes. Pag na-late ka na, ng after 5 minutes, na-late ka na, more than 5 minutes ka, kunyari ang opisina nyo 8 o'clock, pwede kang ma-late hanggang 8:05, pero pag 8:06 na, babawasin na yan. Pag 8:15 na, hindi lang bawas yan. Meron ka ng parang minamark yun na talagang late ka. At pag nakasampung late ka, meron kang reprimand or something, ganon. Ngayon, pag pumasok ka ng 2 hours kang late or more than 15 minutes, half day ka na. So, kung may mga rules tayong ganun, yung mga tao, mapipilitang sumunod doon. Pero hindi sapat na may sistema at may rules. Kailangan din, merong tamang implementation. At lahat yon sa sistema pa rin papasok. So, for example, kung may rules ka ngang ganun, pero hindi mo naman binabawas sa sweldo kung nalilate, at kung more than 15 minutes, hindi mo naman binibigyan ng reprimand. So, meron tayo kasing ano eh, parang yung binibigyan mo ng reward and punishment. Pag maaga naman, nasa policy mo na magkakaroon ka ng best employee or kasama yon doon sa
rating mo para ngayon ma-promote ka sa trabaho. So, may mga ganon. Kaya, ang pinakamagandang solusyon doon ay sistema. Hindi yung ang gagawin mo, si late, si Kong, laging late. Or yung chichismisan nyo, or yung bang laging isisisihin, eh kaya naman ganito ang kumpanya natin kasi laging late. Walang mangyayari kung kunyari sisihan lang ng sisihan, pero hindi natin inaayos yung sistema. Pero do you believe, Ninang, na yung employer should have the biggest heart in the company? Pag sinay ko yung puso, ibig sabihin, alam mo yung pulso ng iyong mga tao. Kaya ang feeling ko like what you're saying, late. Bakit nagle-late? Siguro ayaw mo marinig yung boss mo pagdating sermon. Pagdating, may iba, di ba, ayaw, utos kaya, na naman single ito. Parent. Alam ko namang gagawin. Di ba, maraming ano, kasi pag gusto mo yung pamamalakad, andyan na yung pamamalakad, pero natutuwa ka sa boss mo, I think there is no way that employees will be late. Excited ka na, oh, magtrabaho tayo, kasi baka mabigyan tayo ng incentive ni boss. Ngayon, ganun, lahat laging walang nag-a-apply. Tama kasi, ka doon. Di ba? Tama ka doon, Doc Joseph. Marami kasing factors tayo ko-consider. Number one, kung gusto mo ba talaga yung trabaho mo? Kahit mabait yung boss mo, kung ayaw mo, ayaw mo na makita. Pag ganun, kailangan maghanap ka ng trabaho na gusto mo. Number two, pwedeng ayaw mo talaga empleyado eh. Hindi ka sumusunod sa oras. Yes. Pag empleyado ka, depende rin sa company, depende kung anong ginagawang negosyo. Kunyari, school ka, kailangan maaga, gising ka na eh. Kung teacher ka, kailangan 8 o'clock. Before 8, nasa school ka na. Hindi pwede ma-flexible. So, kailangan, alam mo rin yung body clock mo. So, for example, may mga tao na panggabi talaga, especially yung mga creative, no? Nagsisimula sila, gumigising sila alas 12 ng tanghali. Magtatrabaho sila sa gabi hanggang madaling araw. Pag ganon, dapat ano kay freelancer ka or nandun ka sa creative department. Kasi, for example, sa TV network or sa advertisement, mga advertising, sorry, advertising agencies, diyan lahat panggabi. Kasi ang creative juices mo nasa gabi. So, doon ka magtatrabaho. So, aalamin mo talaga kung ano yung kakayahan mo at kung ano yung make-up mo as a tao, kung panggabi ka ba, pang-umaga ka ba, at doon ang kukunin mong trabaho or negosyo. So, yun yung mga consideration. For example, yun ang mga employer natin, pipili rin tayo ng mga empleyado na kasundo natin. Kasi yes, tama ka, pag magkasundo, okay. Talagang gagawin mo lahat eh. Pero yun nga, kahit gagawin mo lahat, kung talaga namang yung makeup mo, panggabi ka, talagang wala yon. So, ang sa akin doon ay ang daming factors. Lahat yon i-consider mo para mo malaman kung ano talaga yung pwede mo talagang gawin at kung saan ka mag-i-excel. Laging kung nasaan yung puso mo, nasaan yung passion mo, doon tayo magiging magaling. Kwaninang, tama ba na ang mga congressman humingi ng incentives kung present sila all sessions? Complete attendance. Complete attendance? Kung complete attendance. Kailangan ba silang i-reward pa dyan? Palagay ko, ang reward ay hindi hinihingi. Binibigay. Ang reward ay kusang ibinibigay. De, pero, at sa mga congressman, ang dapat magbigay ng reward ay ang taong bayan. Hindi yung sarili nila, hindi yung kung sino yung secretary or executive department natin, kundi yung taong bayan. Kung yung mga taong bayan, may isang organization na magsasabing, okay, bibigyan namin ng award, ang congressman na hindi nag-a-absent, hindi nalilate, okay yun. Pero kayo, para hingin, kunyari, congressman kayo, para hingin nyo yung reward at kayong magawa ng incentive na sarili ninyo, nakakahiya na tayo. Parang in relation sa mga corporation na naging consultant ako before, ang gist doon kasi is may apprehensions ang employers or like for example, why would you give somebody an incentive for not being absent? Yes. Because it's part of the basic requirement of your job. Yes. Dapat if you are given a reward, it's something na over and above na... What is the minimum? Yes, what is the minimum? Tama yun. Tama naman yun. Eh, huwag na humingi mga Congress. Humingi ka ba rin, Kong? Ako nga tumututol. Dapat nga i-punish eh. Ilang ba late mo nun? Oo nga. Bakit nga ba walang punishment hindi kung nalilate? Hindi ko alam. Ang dapat kasi yung mga public officers natin na ganyan, hindi ba dapat kayo nagiging example dapat. Ng ating mga kababayan? Dapat. So, para kayo, lagi dapat umattend ng session. Dapat. At dapat, laging on time at nandodoon. Dapat. Pero yun nga, hindi. Baka dapat, may disqualification na. Yung mga hindi talaga nag-a-attend,
bawal ng ano mag-seek ng term ulit. Hindi pa pwedeng ganun po? Hindi, wala. Wala yan sa constitution. Eh. Wala. Oo. Kailangan mo i-amend yung constitution bago bago ilagay as a requirement na yung mga tumatakbo, yung mga walang absence sa Congress. Or siguro kailangan na lang merong isang sistema ng pagbabantay na yung mga ganito para ma-publicize, para at least yun yung maging deterrent para hindi na sila mag-absent. Or think of a mechanism, isang sistema na naman na para magkaroon ng solusyon yung ganong mga problema salary kung wala deduction. Pa sa constitution. Yeah, dapat. Tapos soft allowance deduction. Oo, dapat. Oo, kasi di ba, ang talagang problema kasi natin, yung especially yung sa gobyerno, ang tingin ko talaga sistema eh. Mm-hmm. So ako ay isa sa mga gustong magsulong at tumulong na sana ayusin natin yung sistema. For example, yung procurement natin, bakit matagal? Eh, ang nangyayari, pag nagtagal na delay, ang tinisisi yung mga tao. Pero marami kasing involved dyan eh, na departamento. So siguro yung tamang polisiya, tamang mga guidelines, at yun nga, may reward and punishment system na lahat isasama natin doon sa sistema. Pero kailangan bago yun ko is i-recognize ano talaga yung problema, tanggapin na may problema, at huwag magturuan, at huwag magsisihan, huwag ituro yung tao, kundi maging po tayong problem solver, hindi fault finder. Yan. At ang isa pa doon, we should always look into it as parang yung titingnan natin yung substance over form, and not form over substance. Yun ang susunod nating topic. Ayan. Sige, maraming salamat sa'yo, Ninang. At tatandaan po natin yan. Imbis na manise, tayo ay... Problem solver. Yes, problem solver. At saka siya nga pala, bago ko makalimutan, kasi baka ano, yung mga taga Cebu po, maraming salamat kay General Nick Bebar, at saka kay congratulations kay bago pong promote na General si Eddie Benigay. At saka yung mga nag-asikaso dami, laging nanonood ng UNTV, si Colonel Cesar Grappa at yung pamilya niya, Richie and Archie. Yeah. Wow. Happy viewing. Maraming salamat po, Ninang, ulit. Hanggang sa susunod na Thursday, God willing, yung pag-uusapan naman natin. Yes. Maraming salamat.